yung gusto ko sa lalaki, yung mga tipong gayon, yung mga tipong parang ako'y kayang-kaya paglaban. Tayo mag-uusap. Alam ko kung dami nagtatanong sa inyo, bakit ako nasa Amerika? Dami nagtatanong sa inyo, paano nakapunta yung patanggin niyang iyo? Nasa ibang bansa na, pagkahirap-hirap pumunta sa Amerika, nakapunta doon. No, gayon, mga nasa isipan ninyo. Pero ngayon, aray, kayo, kwento ko na sa inyo. Tayo mag-uuntahan muna. So, paano ako nakarating din sa Amerika? So, kumatanong nyo lang, dikit ako'y merong jowa na kakakasal ko lang kahapon. September 16. Eh, kung mapapansin ninyo, sa iba kong vlog, nakakasama ko naman ng mamay. Kung mapatatanong ninyo, kahit, oo nga, mukha siyang taga Mindoro. Mukha siyang talagang probinsyano itsura. Pero mga mamsi, siya ho ay US citizen. Yung itsura ng aking hibihabs, ay US citizen ho iyon. So, kaya ho ako nakarating din eh syempre, nag-process. Ang process na tinatawag na ginawa namin, kaya ako nakarating dito is K-1 visa. So, it's, ibig sabihin, fiancé visa. So, kami ho'y walang taon nang magkarelasyon ng mamay na iyon. Ano? So, kaka-graduate nga lang niya ng school. Kaya kasi siya nasa Pilipinas para pumasok. Siya'y graduate na. Bachelor. Graduate. Siya uuwi na din eh. Gusto niya akong, syempre, tagal na namin, di gusto mapangasawa na, mamsi, mapangasawa na, gusto na. Di nag-process kami ngayon ng gayong K-1 visa, yung fiancé visa ng iyon. Para makasama niya ako dito pagbalik niya, for good. Opo, mga mamsi, hindi na ako babalik ng Pilipinas. Pero hindi naman. Babalik naman ako ng Pilipinas yung makabakasyon lang. Siguro after 5 years mga mamsi. 5 years pa tayo magkikita sa Pilipinas. Total, nasimulan ko naman ikwento sa inyo kung bakit ako nakapunta din eh. Ikwento ko din sa inyo paano ko nakilala ang mamay. Ako'y 17 years old noon. Ako ay walang boyfriend. Single na single si mamsi. Batang bata, press na press. Ako ay mamay naman noon, talagang wala pang tiyan, pagkakalaki ng katawan, alam mo yung parang macho-macho. Yung gusto ko sa lalaki, yung mga tipong gayon, yung mga tipong parang ako'y kayang-kayang paglaban. Yung gusto ko sa lalaki, isang kuga nakakilala ang mamay, nakakilala ko siya sa resto bar. Kanain mo ka mga mamsi, alas 3 ng hapon, meron ka naman toong mag-iinom noon, meron ka naman toong magpaparte ng mga oras na iyon. Kami magkakasamang magpipinsan doon sa resto bar. Kapo, ang dalaga naman, pero naman natin si 50 pesos lang ata. Sa mga tagalipa, doon ho kami nagkakilala sa Chicken Ate. Oo, alam niyo yun kung saan. Yun, doon kami nagkakilala sa Chicken Ate. Hindi, inuman kami. Chill-chill na, mga magpipinsan. Kami, isang bucket lang. Tapos, ang pulutan lang namin lollipop. Wala naman kami mga pera noong time na yun. Kami lang nagliliwaliw. Kumbaga, ambaga lang kami. Kami gusto lang namin magagayon. Kahit kami mga walang pira. Di kami inom-inom ng konti. Tapos yung pulutan namin ni Lollipop. Hindi kami can't afford eh. Ang mga sisig na iyan, yung mga chicken finger, mga french fries. Wala, yun lang ano namin. Hanggang sa, aba, may dumating. Isang sasakyan. Sabi ko, iba, may dumating. Sabi kong gayon, di kami lang ang tao eh. Sa resto bar na iyon. Pagdating, ko, bumaba. Mga barkadahan. Si Carbino, mamay, bumaba ng sasakyan. Tapos may kasamang dalawa. Ang mamsi, ang suot. Siyempre, ang mamsi, kaputi-puti din ng time. Siyempre, maputi naman. O, puti-puti ko nun. Ang tamang-tama pala, ang tipo pala ng mamay, maputi. Alam, mga malabanos type. Naka-jumpsuit ako nun na itim. Sleeveless. Tapos bumaba siya, baba sila sasakyan. Aba, nagtaka ngayon ng mga barkada niya. At ang mamay ay doon sila umupo sa may medyo katapat namin. Tapos, doon siya humarap sa harapan namin. Siya pala, hindi naharap ng
nakatali ko sa sasakyan niya, gusto niya nakikita yung sasakyan niya, ba, eh, nakita si Puting isa, eh, si Puting sasakyan niya, eh, nakapark, eh, mas piniling umarap sa Puting chiska. Go. Di harap na, harap. Go, di hanggang sa, ako may, siyempre, ako yung walang boyfriend, lalandi-landi, first time ko naman ginawa yun, eh. 17 years old, eh, talagang virgin na virgin naman, eh, virgin na virgin. Ko, edi, mamay. Nagtitigan kami. Titigan. Ako, hindi ko makakalimutan ito, eh. Talagang hindi ko makakalimutan ito. December 2010, kami nagkakilala. Hanggang sa napansin ko, nag-close sila nung waiter. Eh, tinanong ko sa, ay, ako yung talab-talab nata, medyo tipsy ng ma'am siya, eh. Ko, eh, ewan ko bakit ako hinila ng pagkalandi sa inong araw na iyon. Tinanong ko doon sa waiter, madalas kasi po sila dito. Aba, ako pa nagtanong, eh, kung madalas sila doon. Aba, hindi ko naman hinihingi ang number. Mausay sa pagbalik ng waiter, ibinigay na sa kanya ng number ni Kenby. Hindi ko naman hinihingi. Ko, di ako nagulat. Oh, ba, pati bigay ng number. Sa akin inabot, sabi ko, pinsan. Sa akin inabot, hindi sa inyo, kako. Ala, ay ako'y punta doon sa counter. Sulat ko rin ang number ko. Binabigay ko din. Oh, tapos pag alis namin, tumingin na lang kami. Alam mo yung tipong mga mamsi, may napapalabas sa TV. Yung habang nainom pa, eh, tingin-tingin ka habang nainom. Tapos pag titingin sa iyo, eh, tsaka kababaling ng ibang lingon. Ganyan yun, talagang dumaan ang pagkalandi sa iyo ng mga panong iyon. Ano, ay ako na may walang boyfriend noon, 17 years old. Hindi yun. Hanggang sa kami umalis na. Mga, hindi ko, basta medyo hindi pa naman gabing-gabi. Mang siguro, 6:30 kami umalis na sila, naiwan pa. Hindi naman kami nagbabay. Basta nung kami palis na, nagtingin na lang kami, parang nagbati lang na ganun. So yun, aba, ay mga ilang araw, hindi pa nagtetext. Sinantay ko nga mag-text nung araw na yun. Hindi nagtext. Nagtext siya ata, mga after 3 days, 4 days. Basta medyo matagal. Parang nangamusta lang. Hello, kamusta? Gaya. Uso pa yung mga ganyan. Uso pa yung mga textmate. Yung mga panong yun ni 2010. Ano? Tapos eh, hanggang sa'yo, nagdire-diretso na. Nagka-text na kami. Eh, mga amamshi. Pagaling mong bola. Pabaw ka. Eh, natuwa ang mamay. Nagiliwan sa akin. Napagbola ko. Salim na akong nabulay. Siya ang nabola ko, eh. Eh, hindi niya makakalimutan siya. Nabola ko. Eh, aminado naman talaga, eh. Binola ni Ma'am Shay. Nabola naman nga naman ng mamay. Bumilog ng gayo. Nabola, eh. Nabola. Di naman sa, hanggang sa 3 months na kaming naglalabas-labas. Kahit kami may feelings na sa isa't isa, eh, ayaw niya talagang magkaroon ng commitment. Parang gusto niya landian lang. Eh ako naman hindi, ayoko naman ng gayon eh. Ako naman laging unay na magkarelasyon eh. Ayoko naman ng landian lang eh. Eh di yun. Tapos eh, ang masakit pa nito eh, kami eh, hindi ako hihahatid pa uwi, kami eh, basta kami lumabas. Dati, matagal kaming hindi nalabas ng kami ng dalawa. Laging nalabas kami, mga magbabarkada. Ang tagal, 2 buwan ata bago kami lumabas ng kami lang dalawa, yung nag-date talaga na kami dalawa lang. Tapos eh, hanggang sa, di sa kayo ako sa sasakyan niya, ihahatid niya ako pa uwi. Tapos eh, may isa siyang barkada na TMD eh. Binati niya, ibinaba niya ng bitana, itinanong, aba, pera, para sino yan? Aba, sabi ko sa kanya, kaibigan daw ako. Takot sa kanan, ah. Kaibigan daw ako, pero nagkikis na kami. Hindi ko makakalimutan yun. Mga 3 months pa lang kami magkakalala, yun nga, magkakilala naman ako, nagde-date-date. Kasakit na rin, kasi may feelings na ako, eh. Feelings na rin ako. Nung mga 2 months, may feelings na ako, eh. Alam ko naman, may feelings na din. Ayaw nga lang niya ng commitment. Kung tagal. Tagal naming walang commitment. Hanggang sa, hindi ko matandaan kung kailan umuwi yung papa niya. Pag uwi ng papa niya, susunduin namin sa airport. Pag tingin ko ng kanyang Facebook, in a relationship na. Yun eh. Pag, how was it? Malaki yan. Tapos magtingin ba? Sino kaya in a relationship mo? Yung gay ako. Kasi nagulat ako eh. Kasi wala eh. Hindi naman kami official na kami eh. Yung sabi ko yun, bay, sino pa? Sabi ko, oh, mausi isama eh. Talaga yung Facebook ko eh. Binago ko na rin. In a relationship with Kirby na din. 5 taong walang jowa ang mamay. Puro landian ang gusto. Sa aking batang bata. Sa akin na akong pinili. Sa 5 taon niyang single. Puro landian eh. Ako lang ang naging jowa. Tap, at pinakalala sa kanyang magulang. No? Oh, kala mo napaka-pugi eh. Tabantawa naman. Laki-laki manantiyan. Ano, yun, hanggang sa mga ma'am
siya eh. Walang taon kaming walang mansari, walang anniversary kasi wala naman talaga kaming walang mga months, walang day na naging kami. Basta na lang naging kami. Basta na lang kami naging kami eh. Kasi mahal naman namin ang isa't isa eh. Wala lang na official gana date. Wala eh. Bila na lang kasi naging kami. Hanggang sa yan. Ngayon, kinasal na kami. At least, meron na kaming isa-celebrate na mansari and anniversary. So yun, wedding, anniversary, and wedding mansari. Ang aming isa-celebrate. So yun mga kamamshi, ang mga naging karanasan namin. At ito nga pala sasabihin ko sa inyo, yung walong taong iyon na aming pagsasama ay walang split, walang pull-up, walang break-up na naganap. Kaya, nagmang malaki ko talaga yon. Kasi ako talaga, once na nag-break na, ayoko na, ganyan, break na. Kasi ako, pag-break na, hindi mo na ako makikita, babaguhin ko na number ko, Facebook ko, wala. Hindi mo na talaga ako makakagilap noon. Kaya, wala akong naging boyfriend na parang binalikan mo, wala. Tatatlo lang naman nagiging boyfriend ko. Lahat yung nakalala sa bahay namin. Lahat yung pinakalala ko. And, yun nga, ang mamay, ang aking first and last na, ayun, ano, na bata-bata niya ako eh. Talagang naging bata ako eh. Ng mama eh, no? Siya na may nabola ko. Ako yung nabata niya. So, yun mga mamshi. And, natutuwa lang ako share sa inyo. So, yun. Kung bakit ako nakarating ng Amerika. Talaga nga namang walong taon naman kami magka-release show. And, ano, ay, kung mga gugustuhin nyo makarating ng Amerika, ay magharap ka ng mga US citizen ding boyfriend. Pero, hindi porket nag-aimbang basa, isusutain mo na. Para makarating ka din eh, siguro doon mo namang mahal mo. Ano, ay kagaya ko, walang taon na naman kami. Ay, hindi pa nauumay eh, walang kaumay-umay ang mamay. Umay na. Oh, ayan, so yun nga mga mamshi. So, sa mga kachismosa dyan, gusto ko lang i-share sa inyo yung aming relasyon at kung bakit nga ako nakarating Amerika. And, yun, don't forget to click subscribe and thumbs up pag nagustuhan mo tong video na to. Bye guys! See you for the next vlog! Tutulog na kami eh.